Doctor ng mga kagri, magandang hapon, time check. Bali, quarter to six at magsuot tayo ng pants para puntahan natin kasi nagpapatubig tayo sa dulo, mga kagri tipids. Yan, kasi makati na yung palay, matigas na yung mga dahon at may balahibo na, kaya makati. Lang natin magpanakakasugat na rin. Yan. Tapos magpaapaan na tayo dahil mayroon yung part na malalambot. Yan, tara oh. Ganyan yung itsura ng paa ng farmers. May mga kalawang. Okay. Yan. Okay, tara. Magpakain naman na tayo sa ating mga alaga. Ito, naiay kanina. After 2 days ito, after 5 days yung isa. Ayan, sunod-sunod sila. Ah, tara, mga ka-agri. Saan tayo dadaan? Dito na. Sa pinakagitna. Ayan. Tara. Ayan po, standing ang palay natin ngayon. Pasensya na dahil mahihain itong palay natin. Nakatago. Tara, dito na lang. Kasi maraming dumadaan. Nag-shortcut. Dito yung daan nila. May nanguhuli ata sa bayan. Sa likod dulaan. Yan, ang dami nang nakalabas pero hindi mahalata dahil mahihain po itong palay natin. NK5017 na hybrid. Kadalasan, hindi po ganyan ang paglabas ng uhay. Nasa hindi nakatago. Naparayag, sabi sa Ilocano, nasa nakalabas. Mas mataas yung uhay kaysa plagli, pero ang palay natin mas maraming nakatago, makagri. Nakatago siya dahil sa protocol po natin, mataas yung plagli. Ibig sabihin, maganda po lahat, halos lahat ng palay ko po dito ay talagang nakatago kahit inbreed. Nagagawa ko pong pataisin yung plagli niya, mas mataas kaysa yung uhay, dawa sa Ilocano, para mas maganda yung pagsagap sa photosynthesis. Maganda sa full na, sa full ng solar radiation, sikat ng araw yung plaglip, siya naman ang nagpapahinog yung mga dahon niya. Yun yung plaglip antenna, yun yung number one na nagpapahinog. Kumbaga sa tao, yun yung bahay, yun yung kusina, dun siya nagluluto, tagaluto, para mabuo yung konti ang ipa, para mabuo hanggang batok, mga agri. Ayan. At alam po natin ngayon, ayan, daming nakalabas. Alam po natin ngayon, ngayong cropping, ang problema ng mga farmers, mga kamagsasaka natin ay yung BPH, brown plant hopper, white back plant hopper. Yung problema ngayon ng mga ka-farmers natin, dahil po yan sa number one po yan ay dahil sa paggamit ng, alam natin na hybridized ng DE, karamihan hybrid ang naitanim ngayon, kaya nabigla, ayan o, kaya nagpaa tayo, nabigla ang ating mga farmers, bigla silang dumami yung populasyon nila dahil sa pagkamatay sa patuloy na pagbomba ng insecticide, lalo yung systemic, yung tumatagal na lason, kaya naunang naubos yung mga kaibigang insekto, kaya wala na silang kalaban yung mga beneficial insect, wala na silang natural enemies yung mga talakitik, hanip, kaya ngayon malaya silang magparami. Kaya ang isa pang dahilan dyan, yung mataas na paggamit ng nitrogen fertilizer gaya ng 4600. Kailangan pong balanse, matigas. Ito po yung punlaan natin, mga kagri. Ito yung naobserbahan ko dahil may hanip rin po dito. Nagsimula na rin po yung hanip dito dahil may mga part na, ayan o, umaakyat sila pag hapon. Ayan, hanggang gabi. Kaya maganda mag-spray sa gabi. Ayan, dami nila.
dito nagsimula yung hanip na problema ng mga farmer sa punlaan. Dahil pag-usapan po natin to para maitulong ko sa inyo. Nag-uumpisa yan kung mag-umpisa nang mamatay yung 1-in-2 na ito, 1-in-2 na dahon, yung old na dahon, nakusa po talagang mamamatay yan habang papalabas yung uhay hanggang mahinog, mamamatay na po yan dahil yung sustansya naka-focus na dun sa uhay at saka plug lip. Yan. Yan po. Kaya kung namatay yung old na dahon, kasi ang insekto may kakayahan na magtago sa kakulay niya. Yan po. Ayan, kahit yung stem bo, yung leaf folder na brown tsaka yellow, nagtatago po, na observe ko na yun kung saan yung namamatay, yung kakulay niya, dun siya nagtatago. Kaya ito, dito rin sila nagtatago. Ayan, ang dami. Ayan, pagpagin natin. Ayan, kadalasan sa punlaan nagsisimula ang BPA sa mga insekto, dun sila nagpaparin. Bakit? Yung mga kusang na tumubo na binunot, na putol, kusang tumubo mga kaagri. Ayan, kaya makapal. Kung makapal ang palay, doon magsisimula, doon yung inaatake ng BPH, mga insekto. May, pero kung matibay yung palay natin gaya nito, antigas, hindi na niya kayang sirain po yan. Hayaan lang natin na may natural enemy naman, hindi tayo nag-i-spray basta-basta ng lason, wala pa tayong in-spray na lason dito. Inobserbahan ko po ito, hindi niya kayang sirain. Ang sinira niya lang ay yung old na dahon. Ayan, nakusa naman talagang mamamatay yan. Pagdating dito, ayan, yung mga healthy, kasi kusang tumubo po yan. Ayan, kung malambot yung palay natin, nitrogen lang yung ginagamit natin, magkakaproblema po tayo. Dahil kaya nilang tusukin, sipsipin. Mahina ang resistensya. Pero kung malakas ang resistensya ng palay natin, wa-effect po yan. Ayan, oh. Healthy. Ayan. Okay lang siya. Oh. Itong iba, wala. Doon siya sa mas mahina ang resistensya, manipis ang puno, doon ang gustong-gusto nilang pagtaguan. Itong punlaan lang po ang may tama po ng BPH. Pero hindi po ako mag-i-spray ng insecticide gaya ng Pexalon. Ayan, tignan natin ito, malalaki, wala. Ayan, kung healthy na, kasi nagtatago sila sa dayami, yung dayami na dun na sila mag-uumpisa. Kaya maganda yung may espasyo dahil maiwasan po natin to. Kaya kung sabog tanim, mas mabilis nilang sirain. Ito yung malaking banta ngayon sa magsasabog, itong susunod at yung mga nagpapalusot. Kaya dumami ng dumami ito. Dating meron na po ito. Dating yan ang pinakakuto ng palay, makaagri. Dati na po yung mayroon yan. Observe ko na yan noon pa gumagawa ako ng binhi. Nagpo-produce ako. Kaso walang nasisira sa palayan ko dahil balance po ang pigbigay natin ng nutrients. Tignan nyo yan. Hindi na niya kayang sirain po yan. Matigas yan kahit dumami ng dumami. Tignan nyo. Ang sinira na lang, nagtago, kinakain niya yung old na dahon, unang lumabas sa pangalawang dahon dahil yun po yung malambot. At yung na virus po na sowi, bansot na po yun, yun yung masisira na. Pero yan, lumabas na magaganda, yan ang tatangkad. Mahirapan na po yan. Kaya huwag po tayong basta-basta nag-i-spray kung marami tayong nakikita ang mga beneficial insect. Kasi iisa lang po yan at ang dami niyang kalaban na mga friendly insect. Good insect po natin, ayan. Hindi ko po i-spray to para makita nyo na hindi ako gagamit ng lason na Pexalon ng Agri. Observe ko to. Ito yung pinagpunlaan ko noon. May video po ako sa album. Pwede nyong bisitahin yon na hanggang naipunla po to. Yung aking punlaan. Ayan. Mga kagri, ang lalaki ng puno. Pero maliit ang puno yung mga tinamaan ng dahon lang po. Ayan, yung mga tinamaan na. Yun noon pa. Ayan, makagri. Ayan. Ayan. Kita nyo? Ayan. Pero yung mga nakaligtas na noon pa, hindi na nila kaya. Ma-resistant siya. Kasi antigas ng palay natin. Dahil sa paggamit natin ng
ng mataas na potassium at calcium. Yung may foliar tayo, may calcium po yung foliar natin, kaya matigas ang palay natin. Sorban po natin. Eh ang mahal, punta na po tayo doon. Eh ang napakamahal ng ginagamit natin na Pixalon. Ito ang isipin nyo mga gre. Dapat ang pagpatay sa hanip, kung gusto nyong patayin, huwag kayo basta barabarang bibili kung hindi nyo alam yung active ingredients ng insecticide, kung ano-ano na lang yung ititira nyong lason mga ka-agri. Tips. Ito yung tips ko sa inyo. Kasi yung ibang insecticide na hindi niya kayang patayin yung BPH ay lalo nyo lang pinaparami. Once na inisprehan nyo at hindi nyo napatay, dadami po sila. May ingredients po yung insecticide na paparamihin niya yung insekto. May amino po yan na nakakapagparami. Imbis na papatayin niya, babawasan niya. Kaya ang recommend natin ng mga insecticide, yun talagang pang hanep, pang hopper. Yun yung Pexalon at cheese. O, dapat sakto lang, tignan nyo rin yung dosage para hindi magkulang. At kailangan po laliman nyo yung tubig, ganyan. Yung tubig bago kayo mag-spray para mapatay nyo talaga. Kung maari, umiram kayo ng power sprayer o gumamit dahil malakas yung buga niya. At yung gagamitin yung nozzle, hindi na yung naka-straight na ganyan dahil hanggang dito lang yung tinatamaan nun. Dapat yung nakayokong nozzle para magsasalubong sila. Akyat yung hanip dito sa taas. At sasalubong naman. Maganda mag-spray sa hapon. Nakita nyo naman, umaangat yung mga hanip sa hapon hanggang gabi yan na lumalabas sila. Pag meron na yung sikat ng araw, nandyan sila sa, dito sila sa ganito. Ayan. Pero dito wala. Ayan, wala po. Eh, yung mga dahon na yan, kusa pong mamatay yung sinasabi ko kanina na old na dahon. Kasi lumabas na lahat yung plug lip at naglalabasan na yung mga uhay natin. Pasensya na kasi mahihayin itong palay natin, nakatago yung mga uhay, mga ka-agri. Ito po, dito nyo pa makikita yung NK na nakatago ang uhay. Ganun po tayo magpalabas ng mag-alaga ng palay, nakatago. Yun po yung mapangit pa yung panahon, mahangin, makukuhan po tayo, maisisib natin, parang protection niya itong matigas na pula. Hindi basta-basta napapagpag kung malakas yung hangin kung nakabuka. Lalo sa alas 9, mag-start na magbukan. Kung okay na yung solar, mainitan, magbubuka tapos biglang humangin, malalaglag po yung nota. Yung kanya, kaya mababaog. Magiging ipamakagri. Kung hanggang dito yung nakalabas yung uhay. Kaya mas maganda yung nakatago yung uhay at mas labas yung mga plug lip dahon, para may protection pa laban sa maya, yung mga ibon, may protection. Hindi nila makikita, matutusok. Matutusok sila kung kakainin nila yan. Nandun lang sila sa gilid. Na-observe ko na yan. Pati yung mga manok dito na binoproblema ko noon. Nandito lang sila sa gilid. Yung mga maya, dito lang sa gilid. Hindi sila magpapagit na dahil nakatago yung mga uhay, mga kagri. Yun po yung mga tips natin. Marami pa pala tayong tips. Yan, ang dami nang naglalabasan. Nakatago lang ang uhay ng NK5017 natin. Tignan nyo sa ibang one, kahit sa internet o yung mismong gumawa nito na Syngenta, na karamihan nakalabas yung uhay angat sa plug lip, mga agri. Ganito po tayo mag-alaga. Mas mabilis po lumabas yung uhay dito sa bandang gubat dahil mabilis matuyuan. Yun po yung one, mas mabilis mawala yung nitrogen. Kaya mas mabilis sumapaw, mga kagri. Ang dami na. Yan. Yan po. Okay, mga kagri, masaganang ani. Huwag po tayong magsawang tumuklas ng bagong paraan. Pagsasaka, tumigil. Huwag po tayong tumigil, mga kagri. Sharing is caring po tayo. Huwag kalumutang mag-subscribe sa aking YouTube channel kung gusto nyong makita yung ibang impormasyon, at sama-sama po tayong itaas ang ating ani. Target yield po natin dito ay 200. Isagad natin yung nasa
nasa brochure na 10 tons 10 metric ton o 200 yung variety na to. Sana may sagad natin or sobra pa, mga ka-agree. Okay, mga ka-agree, mag-subscribe sa AgriTipids PH sa ating YouTube channel at huwag kalimutang i-share, mga ka-agree. Yan po, dapat malinis din po yung ating mga pilapil kasi marami pong daga dito para walang pamahayan, mga ka-agree. Yan, kailangan malinis lahat, sanitation, para maiwasan natin yung peste dito sa gubat. Marami pong mga stembora leporder po dito pero hindi na niya nila kayang sirain. Maraming mga, marami silang mga kalaban, wala pong pandito BPH dun lang sa punlaan, mga kagre. Yun, hindi ko na i-sprayhan para may pakita ko sa inyo kung paano lumaban yung palay na maresistensya at paano ubusin ng mga kaibigan sa. Okay, mga kagre, bye-bye, magandang buhay. Yan po yung punlaan natin, mga kaagri. Ito, ganyan po kalalaki. Ayan, ito po. Tignan natin kung kayang-kayang sirain ng hanip po ito. Ito, dito tayo nagpunta, mga kaagri. Ayan, inikutan natin. Ayan. Ito, ipapakita ko sa inyo na may hanip po dito. Dito nagsimula dahil sa maraming tumubo. Walang damo. Dinilisan ko. Walang damo, itong palayan natin, hindi tayo gumamit ng herbicide, insecticide, fungicide, bactericide, at ibang side by side. Oh, ito. Ito po, yun lang, yung may mga tumubong na bunot, yun yung mga mahina na yung resistant, mas maliliit yung puno dahil sumingit. Kasi ito, tinaniman din ng transplant, kaya sobrang kapal, kaya dito po nagsimula. Ito po, papakita natin na hindi hindi po natin gagamitan ito ng Lason, Pexalonman o Cheese po yan. Tignan natin kung kayang sirain yan, yung sinasabi ko, kasi matigas yung puno ng palay ko, mga ka-agree. Okay, mga ka-agree. Yan, ginabi tayo, mga ka-agree. Sinikutan natin, tinignan natin yung buwan. Tinignan natin yung kung natin kanina yung patubig doon sa dulo, kung natubigan at natubigan na kanina pa sa mga katabing palayan naman natin, sila naman ang magpapatubig. Ayan, punong-puno na, makagre. Bali ito, saluna lang po ito kasi maraming butas ng tuhol at kiwit. Hayaan na lang natin kasi kailangan naman na ng tubig, malalim na tubig itong palayan natin dahil sabi kasalukuyang naglalabasan ng uhay. Nakatago lang po kasi mahihain po, kagaya natin mahihain, at bumagay din po itong palay natin na mahihain din po. Ayan, halos lumabas ng 10%, mga ka-agree. Ayan. Okay, mga ka-agree, kauwi na tayo. Yan lang po yung palay natin, ganyan lang po katangkad, halos mahirap na po magpulyar kung susulong tayo dahil hanggang dibdib na po yan yung ibang part. Makagre. Okay, makagre, sharing is caring po tayo. Magandang ani, masaganang ani sa ating lahat. Okay, makagre, gabi na, umuwi na po tayo. Kanina pa nakaon ng mga solar natin. Tara, palay natin, oh. Daming lumilipad. Mga lumilipad kasi lumalabas na sa gabi ang lahat ng insekto. Yan, ilawan natin ang ating daanan. Ginabi tayo. Ganyan po katangkad yung palay natin. Heirloom ito. Sinabayaan ko lang dyan. Magaling. Nabubuhay lang dyan kahit nasa taas ng pilapil. Ayan. Tara. Naka-agree. Magandang gabi na sa ating lahat, mga agri-tips. Speed.